Good morning, welcome back to Milas Kitchen. Ngayon po magluluto tayo ng condensed milk cake. So dati nakapaggawa na ako ng condensed milk cake kaso hindi yun oven bake. So ititry naman natin ngayon itong oven bake. Ayan, so mas maganda pala kasi nagba-brown-brown yung ilalim pati yung ibabaw kapag sa oven natin ginawa. Dati kasi sa improvise lang yung oven ko dati. So pero bago po tayo mag-start, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, click mo po ang subscribe at ang notification bell para palagi ka pong updated. So ito po yung mga ingredients na kailangan natin: 1¾ cake flour, 100 ml ibab milk, pwede po itong wala, 1 can condensed milk, 4 pieces po na egg, 1 tablespoon baking powder, at ito po para sa toppings, yung ilagay natin sa top ay yung powder sugar. So mag-start na po tayo. Ay, ito palang margarine hindi ko na ilagay sa ingredients. So hindi ko na po inano yung margarine, tinunaw. Lagay ko na po pa isa-isa yung egg para mabit natin ng maayos. Pa isa-isa lang po yung paglaglag ko ng egg hanggat sa maubos natin yung apat na egg. Yun, next egg. Tapos beat ulit tayo. So hindi po natin pagsasabay-sabayin para hindi tayo mahirapan. So yung margarine po okay lang yan, kung may mapapansin nyo may konti pang buo-buo kasi the moment na mainitan naman yan sa oven, agad-agad naman tunaw yan lahat. So ayan, tuloy-tuloy lang po ang pagbit natin. Ayan, ilagay na natin yung last egg. Pwede rin po kayo maglagay ng vanilla dito. Pero ako po din ako naglagay. So ilagay ko na po yung condensed milk. Pati yung ibab na gatas. So nilagyan ko po siya ng ibab. Ang purpose ko po ay hindi siya masyadong matamis. Kaya tamang-tama lang po yung magiging tamis nitong ano natin, condensed milk tea. Then ilalagay na natin yung 1¾ cup na cake flour. So kasama na rin po dyan yung baking powder, sifted na din po. Pero kung meron po kayong stand mixer or electric mixer, pwede nyo pong gamitin dito para di kayo mahirapan na mag-mix. Tuloy-tuloy lang po ang pag-mix natin. Ginamitan ko lang po ng wire whisk. Pero kung meron ka pong hand mixer, pwede rin po ditong gamitin. So hanggat sa wala ka nang makitang buo-buo. Pag wala na pong buo-buo, ay ready na yan para ilagay natin sa baking pan na gagamitin natin. So kagaya nito, okay na po siya. Ayan. Malapit na siya. Konti na lang. Ayan, pwede na siya. Kung mapapansin nyo, wala na siyang mga buo-buong harina. So, nag-ready na po ako dito ng round na baking pan na ang size lang nito ata ay 8x3. 8 yung diameter.
popcorn 9, ganun. Lagay lang natin, saktong-sakto lang yung ano, yung mixture natin na ubusin dito sa ating gagamiting pan. Ayan, tagtagin lang natin para walang bubbles at ibibake natin siya ng 40 minutes sa 180 degrees Celsius. So ayan, kung mapapansin nyo po, tumaas na yung ano natin, yung cake natin. At after 40 minutes, ito na po siya. Tanggal na natin sa loob. So lalagyan ko lang po sa ibabaw ng powder sugar, pero optional lang po yan. Pwede mo pong hindi lagyan ng powder sugar. So nilagyan ko lang, wala lang, para lang ano, para lang may hindi masyadong plain yung ibabaw ng ating ano, cake. Ayan. Slice natin para makita nyo ano bang itsura ng loob. Ayun. So, nilagyan ko po yan ng baking paper para hindi dumikit doon sa pan na ginamit ko. Ayan, umusok-usok pa. So, ayan po ang ating condensed milk cake. Ayan, malambot po siya. Ayan, papakita ko sa inyo. Slice natin na soft talaga siya. Ayan. So, napasarap po nitong ano natin, itong cake. Pwedeng-pwede mo siyang pagkain sa almusal o kaya naman merienda at paris ng kape. Kung mahilig ka magkape. At hanggang dito na lang po muna tayo para sa araw na to. Sana po may panibago na naman akong na-share sa inyo na pwedeng-pwede nyong gawin na simpleng-simpleng cake na gamit lamang ang 5 ingredients ay makakagawa ka na po ng ganito. So, gustong-gusto po ito. Sigurado ako gustong-gusto ito ng mga bata. Lalo na yung mga batang may hilig sa cake. Gustong-gusto po nila yan. So, pwede mo rin po itong lagyan ng chocolate kung meron ka dyan. Pwede mo siyang gawing chocolate flavor na condensed milk. So yun lang po. Thank you so much.